Kabayan. I'm your Kabayan Amor once again. For today's vlog mga kabayan, ang gagawin ko naman dito sa ating garden ay papakita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng spill pot or yung pot na kumbaga natapon siya and then may halaman. So yun po ang gagawin ko for today's vlog. And tungkol po doon sa ating landscaping, so totally hindi pa talaga siya tapos kasi nagpipili pa ako ng mga succulents na kailangan kong itatanim or isisiksik kasi gusto kong siksik yung pagkatanim sa kanila. So kahit iba't ibang klase kasi maganda naman yan sila tingnan once na sila ay lumalaki na, so magsisiksikan sila. So ang purpose ko is once natutubo sila at magiging plants ay matatakpan yung soil or yung potting mix. So yun ang inaano ko sa ngayon, but nag-start na ako magtanim. So now naman ay dito tayo sa ating spill pot on the ground. So samahan niyo ako muli mga kabayan, and kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, please do consider to subscribe our channel Kabayan Amor po, and do visit my Facebook page also kasi minsan doon po ako nag-update or nagpo-post ng mga maraming picture araw o gabi dito sa aking garden. So keep on watching. So ito po yung kinatawag na spill pot mga kabayan. So may pot na akong nilagay dito, and then actually ang pot na ito ay ipiplix ko yung picture dito. So yan po, yan siya before, and then tinanggal ko dahil nilipat ko siya sa ground. Ito yung itatanim natin mga kabayan, which is this one ay galing din dito sa ating pot before. So pinangtanggal ko kasi matagal na rin ito sa dating bahay pa, and sobrang dami kong ganito, which is tinanim ko rin sila sa ground. So nang hinayang ako na iniwan, ngayon is gagawin ko rin yung ginagawa ko before, pero iba po yung style niya since mayroon tayong landscaping dyan. So mamaya eh, at the end of the video, ipiplex ko mamaya yung ating landscaping na hindi pa siya tapos. So dito muna tayo. So ito ang ating gagawin na spilled flowers dito sa ating spill pot na design. Maglalagay tayo ng potting mix. So yan po sa mga nagtatanong, laging nagtatanong kung anong potting mix ginamit ko. So yan po, yon ang aking potting mix na cacti and succulents specialty potting mix. So yan po ang potting mix namin kapag succulents and cactus ang gagamitin. So bubuksan ko muna siya kasi naubos ko yung potting mix ko kahapon dyan sa ating landscaping. So bubuksan muna natin siya. So lalagyan natin yung ating pot na nakatuwad. So hindi nyo ako makikita mga kabayan ha. Lalagyan natin siya ng potting mix. So actually nilagyan ko siya ng konting soil na galing dito sa ating hinukay para naman hindi tayo magasto sa potting mix. Kasi yung ating Chinese cabbage ay hindi naman yan siya masyadong masilan. So pinili ko siya na siya yung lalagay ko dito kasi sanay na po yan siya sa rain and shine. And then may gagawin pa akong isang spilled pot din. So ibang yung aking variety din ng ano. So ito muna yung ating ipo-focus for this vlog. Ayan. So, ginawa ko siya kanina itong ating hukay mga kabayan. Hopefully, maririnig niyo ako. Hindi ako gumamit ng lapel. Kapag ganito, hindi ako gumamit ng lapel. Malipan na lang kapag nasa table ako. So, gumawa na ako ng hukay kanina. So, kunti, maliit lang yung ginawa kong hukay. Hindi siya masyadong mahaba. Kasi, hindi pa naman siya totally marami. So, in case na gagapang na siya at marami na siyang anak. So, madali lang naman mag-extension doon kung saan ko siya gustong itatapon, no? So, lalagay muna tayo ng mga potting mix dito. Ay,
think tama na yan siya mga kabayan. So, ganyan na po yung ating potting mix. So, ang gagawin naman natin ngayon ay itatanim na natin itong ating Chinese cabbage. Yung una nating tatamnan ay itong ating this one. So, mayroon akong nakuha na buo talaga. Ayan. So, ito yung itatanim natin dito sa, kumbaga, sa loob. Ganyan. So, pwede din natin siyang tanggal na ng mga offset mga kabayan para malinis natin yung ilalim niya. Ayan o. And then, i-spread natin yung kanyang mga anak-anak. Or, check natin kung anong pwede natin gawin dito. So, yung mother, may mga anak, may mga ano kasi dito sa ilalim. So, gusto kong tanggalin na lang siya and then, itatanim na lang din natin. Ayan. So, tinatanggal ko yung mga offset dito mga kabayan para mayroong way yung nandito sa ilalim. Ayan. So, tatanggalan din natin siya ng mga dry leaves para magiging okay yung grow ng ating offset na nandito sa ating mother plant. Ito yung mother plant eh. Ayan. So, itatanim natin siya dito sa gitna. So, hindi ko tinanggal yung mga roots niya mga kabayan kasi para mas madali lang siyang mag recover. So, then itong mga maliliit ay dito muna tayo magtanim dito sa ating pot. Saka na tayo dito sa baba. And then support me, hindi mahirap si Chinese cabbage na alagaan mga kabayan. Hindi po siya maarty. Hindi ko lang alam kasi never ako nagkaroon ng yung rose cabbage talaga kasi ilang beses na akong mag-attempt na kumuha ng rose cabbage pero parang hindi ko siya trip talaga. So, here. May ganito akong, marami akong ganito sa dating bahay na tinanim ko rin siya sa garden talaga, sa lawn din. As kung nakikita nyo yung kung sino yung mga nakapanood ng aking mga vlog. So, ang ganda nilang tingnan kasi lahat sila ay nagpa-flower na and then mabilis lang po silang nag-lash. Kaya nga lang, since nasa ground po sila nakatanim ay hindi po sila pwedeng tanggalin at i-uproot tapos dadalhin ko dito kasi bawal daw yun. Kasali daw kasi yun sa ano, sa bintahan. Then, slide lang natin. So, ayan. So, mabilis lang naman yan siya lumaki. Kasi alam ko kung paano ito sila lumaki kasi matagal na ito sila sa akin and then naparami ko sila mga kabayan. So na mga kabayan is yan lang po muna yung itatanim natin sa pot. So dito na tayo pababa. Then if ever may sobra, ay marami pa naman akong ganito yung nasa basket na bago ko rin pinopropagate. So yun ang idadagdag natin. So, dito na muna tayo sa kanyang ganyan. So, meron pa tayong maraming natira. And then, uunahin natin itong mga medyo malalaki kasi may mga offset po siya. So, like this one. Tanggalan lang natin siya ng dried leaves para madaling makalabas yung kanyang mga offset. And then, dito natin siya kunyari ilalagay sa bandang dito. So, next one. So, hindi pa ako tapos sa ating landscaping mga kabayan. Ito na naman yung ginagawa ko. Yung mga gusto kong gawin dapat kasi sa dating bahay ay hindi ko talaga siya magagawa doon kasi maliit lang yung
Medyo ano naman yung garden namin, yung ganito, front yard, kaso iba lang po kasi doon, parang open kasi siya, daanan ng mga tao, tapos wala siyang gate. Meron naman gate doon, pero hindi kagaya nito na kural talaga yung palibot. So, parang comfortable ako mag-ganito talaga. And then, iba din, kasi mas malaki yung ano doon namin, ground garden. But, yun nga, may mga prutas din. So, yung mga binabala kong gawin sa dating bahay ay dito ko na talaga siya ginagawa. Yan. So, bisibisihan tayo. Ang dami niyang offset. So, hindi ko alam kasi yung iba talaga ay nahirapan talaga sila mag mabuhaya ng ganito mga cabbages. So, depende lang po siguro yan sa ating location, sa ating weather, at iba pa. So, dito natin siya ilalagay. Ayan. So, mamaya, ipiplex, video clip lang natin yung, papasilip ko lang po sa inyo yung ating, ano, yung ating ginawa na landscape. May mga tanim na po siya, kaso hindi pa siya tapos. So, kung ano lang yung madukot ko at ano lang yung maisipan kong itanim, tsaka ko na itatanim, but meron ng tanim. So, inalis ko ito, sapat na ito mga kabayan, kasi ano siya, hindi na siya healthy. Pumapayat kasi sila eh. Samantalang taba-taba ito nung umalis kami ng dating bahay, tapos ngayon pumapayat sila. So, naubos ko na yung ating cabbage mga kabayan. And then, meron pa tayong vacant dito na konti lang. Dito tayo kukuha mga kabayan. So, ganito din yun siya before mga kabayan. And then, tinanggal ko din siya sa aloe vera. And then, tinanim ko yun doon sa dulo. Yung, ayun o, yung pula na yun. So, nasa ground na po siya. And then, yung dito sa ano, ipiplex ko dito yung hindi ko pa siya tinanggal. So, ganyan po ang locks niya. And then, yun na po, nakatanim na po siya doon. So, kukuha lang tayo ng, I think, 5 siguro. Or, kasi may balak din ako na aalisin itong mga kabayan. But, hindi pa sa ngayon. Or, hindi ko alam kung maubos natin ito. Kasi, pumapayat na din siya sa katagalan. Ayan. Mga pinatong-patong ko lang naman sila, lang sila dito. And then, yun, nagsidamihan. So, I think this one is tama na. And then, bubunot lang tayo mamaya if kulang pa. So, babalik tayo doon sa ating spell pot. So, parang tama na ito. So, ay, separate lang po natin. Ang dami niyang anak, oh. Yun lang ang nakaano kay mabilis talaga ito, mga anak. Itong ating cabbage mga kabayan. Then sobrang dami ko ng ganito doon pa talaga sa ano, sa dating bahay. Ano 'yun sila, mataba. Pero okay lang. At least may nadala ako dito kahit papaano. And then mayroon pa tayong isang basket and mayroon pa ako doon sa beranda yung nilagay ko before sa aking dish garden. Hindi ko alam kung paano siya itatanim kasi marami siyang offset, or papahiga natin siya ng paganyan siguro. Or dito natin siya ilagay sa taas. At magtatanggal tayo ng ilan dito para dito natin siya ilagay. Kasi pahiga yung ano niya. Ganyan lang. Okay na siya. So, tamang-tama lang talaga yung ginawa ko muna na ano dito, hinukay ko. And then, once na mag ano na to sila mga kabayan, stable, at mabilis lang kasi itong lumaki. So, mag-move na naman ako doon. Hindi ko alam kung saan ko siya
ipapaikot or ipaganon. So, malalaman natin yan. So, we're done mga kabayan. Ayan. So, tapos na po tayo. Then, after this one, ay pwede natin siyang diligan. Pero mamaya, didiligan ko siya mamaya kasi maglinis-linis muna ako dito. So, yan na po ang ating DIY again for today. So, ipapakita ko po sa inyo yung aking nagawa kahapon. So, bumabalik na naman po yung araw mga kabayan. So, papasilip ko sa inyo yung nagawa natin kahapon. So, ito po yung ating, ito po yung may-ari ng pot na ginawa nating spell pot. Ayan, so tinanim ko yan siya dyan. And then, yan na po yung aking mga naitanim for today sa ating ginawa kahapon. Ayan, so hindi pa siya totally tapos. Pasensya na, mayroon pang sand kasi yung pangit. Kanina maganda siya tingnan ng walang sand. And then, ito naman yung kung naalala nyo na lagi ko siyang piniplex yung pinakamatanda kong ghost plant. So, tinanggal ko na siya doon sa kanyang bahay kasi ang pangit na talaga. I think 3 years na po siya. And then, kinalawang na po talaga yung ano niya mga kabayan. Ito oh. Ayan. So, kinalawang na siya kasi, ayan oh. Kinalawang na siya kasi recycled din siya ng aming old deep fryer. Ayan. So, mayroon pang natira dito na scallop lavender. So, tinanggal ko siya doon and dito ko siya tinanim dito sa may kahoy para naman may design din siya. So, yan po ay topsy-turvy natin mga kabayan. And then, devil backbones here. Matagal na din ito sa akin pero talagang tinatry ko siyang ma-save. Naka-ICU kasi ito mga kabayan. Oh. Maganda pa naman ito kasi nagre-radiant siya. So, for now, nagre-recover na siya kaya tinanim ko na siya sa ground. And then, yan na po ang ating spell pot, mga kabayan. Ayan, so maganda po siya tingnan. Ayan. Yan po yung pot natin, ganyan. And then, there you go. Whoop. So, yan po ang ating project for today. So, dito po nagtatapos ang ating vlog for today mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood at pakikisama sa akin. Hopefully, may mga natutunan naman kayong bagong idea kung mayroon kayong garden. So, see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe our channel and follow me on Facebook page. Kabayan Amor po, my Facebook page. So, see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy. God bless and happy planting. Bye-bye!